March 14, 2007. Huling araw na nakitang buhay si Ruby Rose Barameda, kapatid ng aktres at beauty queen na si Rochelle Barameda. Sinakal, isinilid sa drum at sinimento bago inilagay sa isa pang sementadong steel case. Inabot ng 2 taon bago natagpuan ang steel case na kinilalagyan ng bangkay ni Ruby Rose Barameda sa ilalim ng tubig sa Navotas Fishport. Paano umabot sa karumaldumal na krimen ang sinapit ni Ruby Rose? At ano ang ikinukubling sekreto sa likod ng pagpatay sa kanya? Nalaman nga namin yung dahilan itong nangyari sa kanila dahil mayroon na pala siyang kinakasama ng iba. Magandang gabi. Ako si Martin Andanal. Ating balikan ang bawat pangyayari at tuklasin ang buong katotohanan sa kaso ng pagpatay kay Ruby Rose Barameda dito sa Crime Classic. Ito raw ang isa sa mga huling video ni Ruby Rose Barameda. Nagkasiyahan pa sila kasama ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Walang kahit anong bakas sa malagim na krimen na nakaambang maganap sa kanya nung araw na iyon. Apat na taon na ang nakalilipas. Sariwa pa rin sa alaala ni Rochelle ang mga huling sandaling nakasama nilang magkakapatid si Ruby Rose. March 14 of 2007, nagkukwentuhan kami about her case kasi meron siyang custody case and against the husband. Biglang may dumating na from a letter from court, yung order na na-dismiss yung kanyang temporary protection order. Sabi niya, ate, kailangan kong tawagan si attorney. Yung ganon. So, tinatawagin yung lawyer niya, hindi niya makontakt. Hanggang sa, teka muna, pupunta pa ako ng bangko, sinabi niya ganon, maliligo na ako. Pagpunta sa bangko at pagbisita sa mga anak, ito ang mga huling katagang narinig ni Rochelle kay Ruby Rose. Iyon na rin daw, ang huling sandali na nakita niyang buhay ang kanyang kapatid. Umalis siya dito 12:30 ng tanghali. So 4 o'clock ng hapon, tumawag sa akin ang kaibigan niya na, Ate Rochelle, nasa si Ruby, bakit lahat ng phone niya nakapatay? Sabi ko, ha? Imposible. Tatlong telepono, naka-off. So nung ako mismo, nung tumatawag na sa kanya, naka-off na. Yung kasambahay namin, pinatawag ko kagad doon sa kabila. Dahil alam ko na si Ruby Rose nasa BF dahil nga dadalawin niya yung mga anak niya. Nakausap pa niya si Attorney Jimenez na sinabi nga na wala-wala dito si Ruby Rose. So kinabahan na ako. Nang gabing yon, hindi umuwi si Ruby Rose sa bahay ni Rochelle. Sa labis na pag-aalala, nagdesisyon si Rochelle na i-report sa mga otoridad ang pagkawala ng kanyang kapatid. Naglalaro na sa isip ko na kung may nangyaring masama sa kapatid ko, isa lang ang pwedeng gumawa nun. Yung pamilya lang nila. Ako, nung gabi pa lang, tinatawagan ko na si Third. Never niya akong sinagot. Tinext ko siya na nawawala si Ruby. Wala siyang sagot. Hindi na raw malaman ng pamilya Barameda kung saan sila magsisimula sa paghahanap kay Ruby Rose. Halos lahat ng posibleng paraan, ginawa na ng pamilya, makita lang ang nawawalang anak. Babae, nagula sa akin, nung paghawak pa lang nung retrato ni Ruby, sinabi na sa akin na kumbaga sa nagbibikol kami, pero sabi niya, Kuya, matagal na itong wala. Nagpakalat din daw sila ng mga flyers na may larawan ni Ruby Rose at nag-anunsyo ng pabuya kung sino man ang makapagsasabi ng kinilalagyan nito. Pero nikititing na impormasyon, wala raw dumating sa pamilya.
June 10, 2009, mahigit 2 taon nang mawala si Ruby Rose. Isang lumubog na steel case ang na-recover ng mga otoridad sa dagat sa Navotas. Sa malaking alon na yon, hindi namin siya maiahon. So kinaumagahan ng June 10, sinimulan ulit namin ang operation at naiahon namin ito ng 4 o'clock ng hapon at nadala namin sa crime laboratory nung araw din na yon. Nabuksan ito gabi na. Nang buksan ang steel case, natagpuan sa loob nito ang isang drum. At nang buksan ang drum, isang bangkay ng babae na sinimento sa loob ang tumambad sa kanila. Nakaposas at nakatali ang mga paa nito. Tanda na pinahirapan umano ito bago pinatay at itinapon. Nang ipasuri sa medical legal ang bangkay, pagkakasakal ang dahilan ng pagkamatay ng babaeng sinimento sa drum. Sa pamamagitan ng DNA, dental records at damit na suot ng bangkay, positibong kinilala ng mga otoridad na ang babaeng natagpuan nilang sinimento sa loob ng drum, si Ruby Rose Barameda. Hinugasan nila yung pantalon. Sabi ng kuya ko, tol, positive si Ruby Rose nga. Kasi kung ano yung nireport ko, na kung ano yung suot niya nung nawawala siya, yun yung nakita. Tapos kinunan nga niya ng video. Hanggang sa lumabas na ako, pumunta na ako dun sa morgue. Isang testigong nagngangalang Manuel Montero ang lumantad at positibong nagturo sa lugar kung saan makikita ang bangkay ni Ruby Rose. Kasama raw si Montero ng araw na itinapon ang bangkay sa dagat. Inamin din niyang siya pa mismo ang gumawa ng steel case at nagsimento sa drum bago ito itinapon. Paano mo tinanggap si Montero? Of course, with an eye of doubt. Sa lahat naman kasi kailangan kong magtiwala para makuha rin yung tiwala na gusto kong makuha sa kanya. At kung magtiwala siya sa akin, baka sakali mabigyan niya ako ng magandang impormasyon. So sa case ni Montero, nagkaroon siya ng tiwala sa grupo namin, lalong-lalo na kay Jer Rosales. Kaya sumama na siya kaagad nung araw na yun. I love you so much, Badu. Watch over me. Hindi noon lubos maisip ng pamilya Barameda kung bakit sinapit ni Ruby Rose ang karumal-dumal na pagkamatay. Ang pag-aalala sa pagkawala ni Ruby Rose, nauwi sa mga tanong at paghahanap ng hustisya. Inalagaan mo, halos ayaw mong malangawan, inaalagaan namin mag-asawa, tapos papatayin na siya na ganyan sa pangyayari niya. Kahit naman sinong magulang siguro, kung alam lang nyo kung gaano yung karmaldungal paggawa sa anak ko. Kababaeng tao, pinusasan. Tapos lahat ng katali paa. Tapos sinakal, papasok sa drum, sinimento. Hindi pa nakontento, pinasok pa rin sa steel plate. Sinimento pa uli. Bakit natalo si Ruby Rose sa custody? Yun din yung hindi namin maintindihan. Kasi kahit yung mga taong hindi naman nag-aral ng law, alam nila na ang baby dapat sa isang ina, lalo na nagbe-breastfeed si Ruby at that time. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, isang testigo ang lumutang na may malaking nalalaman sa pagkakatuklas ng bangkay ni Ruby Rose. Sino ang taong ito at ano ang kanyang relasyon sa biktima? Isiniwalat daw ng saksi na si Manuel Montero ang lahat ng kanyang nalalaman sa mga naganap no March 14, 2007. Nagpakilala bilang dating Chief Operations Manager sa BSJ Fishing and Trading Incorporated ang witness na si Montero. Ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari raw ng magkapatid na sina Lope Jimenez at si Attorney Manuel Jimenez II, na ama
ni Manuel Jimenez III, ang asawa ni Ruby Rose Barameda. Bale siya yung pinaka nag-utos kung paano pagpatay. Siya yung nagsimento, nag-welding ng steel case. At siya yung nagtapon sa dagat sa utos ni Lope Jimenez. Direktang itinuro ni Montero ang kanyang mga dating amo na sina Attorney Manuel Jimenez II at kapatid itong si Lope Jimenez bilang mga mastermind sa pagpatay kay Ruby Rose. Isa-isa rin niyang pinangalanan ang iba pang kasama sa pagdukot at pagpatay. Sina Eric Fernandez na driver ni Lope Jimenez, Leonard Spike Descalzo na bodyguard ni Third, at Roberto Obet Ponce na empleyado ng BSJ Fishing and Trading Incorporated. Wala pa kaming konkretong maituturing na sospek nung panahon na yon. Subalit nung paglantad ni Montero at pagbigay niya ng testimonyo na yon, naging matibay pa ito nung makita namin yung katawan ni Ruby Rose Barameda. Hello? Okay na ba? Okay na po. Sige. Bukas na tayo mag-usap. Ayon sa salaysay ng pangunahing witness na si Montero, pinag-isipan daw mabuti ni Attorney Manuel Jimenez II ang gagawing krimen sa Manugang. March 12, 2007, sa conference room ng BSJ compound, magkakasama ang plinano di umano nina Lope Jimenez, Obet, Spike, Eric, at Manuel ang pagpatay kay Ruby Rose. Siguro din maayos ang pagkakawedding niya. Iniutos din di umano ni Montero sa kanyang tauhan na si Rudy De La Cruz na maghanap ng steel box na paglalagyan ng drum kung saan ipapasok ang bangkay ni Ruby Rose. Kwento pa ni Montero, March 14, 2007, nang itinakda ang gagawing pagdukot at pagpatay kay Ruby Rose. Habang isinasagawa raw nina Eric, Spike at Obet ang pagdukot kay Ruby Rose sa mismong bahay ng biyanan nitong si Attorney Manuel Jimenez II sa BF Homes, Las Piñas. Nasa BSJ compound naman daw siya at naghihintay ng tawag mula sa among si Lope tungkol sa kinaroroonan ng kanyang mga kasamahan. Pagdating daw ng mga ito sa BSJ compound, nakita raw ni Montero ang pagparada ng puting Ford E150 na may commemorative plate na 111-111 at isang kulay berdeng Mitsubishi Galant na may plakang TNS-715. Pagmamay-ari raw ni Ruby Rose ang Galant, pero nung panahon iyon, minamaneho ito ng isa sa mga suspect na si Obet. Nilapitan daw niya ang Ford E150 at doon nakita niya ang biktimang si Ruby Rose na nakaposas sa mga kamay. Nakatali ang mga paa at may busal sa bibig. Ayun pa kay Montero, pinaluwagan daw niya ang tape at busal sa bibig ni Ruby Rose sa kasamang si Obet. Ano, Mistress? Ano bang nagawa niyo kasalanan? Wala akong kasalanan! Maikling kinausap daw ni Montero nooy nakagapos na si Ruby. Hindi kasama ko nga na. Wala akong kasalanan sa kanila. At dali-dali raw sumagot nooy nakagapos na si Ruby Rose. At saka muli raw nito ibinalik ang busal sa bibig ni Ruby Rose. Iniwan daw pansamantala ng grupo si Ruby Rose habang hinihintay nila ang tamang oras bago isagawa ang pagpatay. Nakita raw ni Montero ang pagsakal ni Spike sa walang kalaban-laban na si Ruby Rose. At ilang sandali pa, binawian na ito ng buhay. Nang masiguradong patay na nga si Ruby Rose, ipinasok na di umano ni Eric at Obet ang bangkay ni Ruby Rose sa isang drum na nakapaloob sa isang steel box. Saka ito, sinimento. Pagkatapos masimentohan, ay winelding na raw ni Montero ang steel box. March 15, 2007, isinakay daw ng grupo ang steel box sa isang telescopic truck para dalhin sa Navotas Fishport. Isinakay daw ng grupo ang steel box sa isang tugboat para itapon ang bangkay ni Ruby Rose sa dagat. Pagkatapos ang matagumpay na pagpatay at pagtapon sa bangkay ni Ruby Rose sa dagat,
Bumalik daw ang grupo sa BSJ compound. At doon, di umanon isang tawag kay Lope Jimenez ang natanggap ni Montero. Okay na po. Noong araw din ng March 15, 2007, muli raw nagkita-kita mga suspects sa conference room ng BSJ Fishing and Trading Incorporated. Doon, binigyan di umano ni Lope Jimenez ang tig 50,000 bilang kabayaran kina Obet, Eric at Spike. Ang sasakyan na Mitsubishi Galant na pagmamayari ni Ruby Rose, pinagtulung-tulungan daw chap-chapin at sunugin kasama ang iba pa niyang kagamitan. Ayon sa salaysay ni Montero, kahihiyan ng pamilya ang itinuturong dahilan sa pagpatay kay Ruby Rose. Nabanggit daw ito sa kanya mismo ng among si Lope Jimenez. Hindi raw naging maayos ang pagsasama ni Ruby Rose at third ayon kay Rochelle. Di nagtagal, umabot pa sa pisikal na panakit kay Ruby Rose ang away na mag-asawa. January 21 of 2007, nagkaroon ng sakitan. Sinaktan siya ng asawa niya na si Third. So I called my friend na lawyer, ano ba dapat gawin? Ano ba dapat gawin ng kapatid ko na para makita niya yung mga anak niya? Kasi hindi mo nakasama matulog eh. Parang siya, alam niya na may problema na siya with the husband, tapos hindi pa niya nakikita yung mga anak niya. So talaga siya, bothered na bothered. Nagsampa ng kasong custody si Ruby Rose para makuha ang dalawang anak na nooy nasa poder ng amang si Third. Bakit natalo si Ruby Rose sa custody? Yun din yung hindi namin maintindihan. Kasi kahit yung mga taong hindi naman nag-aral ng law, alam nila na ang baby dapat nasa isang ina, lalo na nagbe-breastfeed si Ruby at that time. Sa pagkakabasura ng kaso ni Ruby, tuluyan na siyang nahiwalay sa kanyang mga anak na sina Marga at Martha. Kumusta na yung mga anak ni Ruby? Wala kaming balita. Hindi na kami nagkaroon ng chance na makita sila. So, nung na-retrieve si Ruby Rose, in-extend pa namin yung dapat na ililibing siya, nag-extend pa kami ng one day, baka sakali na makarating, makasama namin sa libing yung mga anak ni Ruby Rose. Nag-file pa ng motion for reconsideration. Sila mami, baka naman pwedeng ipakita yung mga anak ni Ruby Rose, pero denied yun. Dumagdag pa raw sa bigat ng dinadala ni Ruby Rose, ang desisyon ng asawang si Third na tuluyan na itong hiwalayan. Nalaman nga namin yung dahilan pagka itong nangyari sa kanila dahil meron na pala siyang kinakasama ng iba. At ayan, napatunayan namin yun dahil meron siyang sulat na iniwan kay Ruby. At ngayon naka-file yan na gusto niya, matagal na pala niyang gustong hiwalayan si Ruby. Kaya lang na natatagalan gawa ng may dalawa silang anak. Ano yung mga kinakwento niya tungkol naman dun sa husband niya? Sinusulatan niya si Third. Pero hindi niya ito binibigay. Parang naging diary niya. Kasi nakita ko doon yung mga letters niya kay Third. Ano yung sama ng loob. Sa paglutang ng witness na si Manuel Montero noong 2009, 2 taon matapos paslangin si Ruby Rose. Naglabas ng warrant of arrest ng NCRPO, RPIOU sa lahat ng mga suspect na noon ay nag-iimbestiga sa kaso ni Ruby Rose. Sinampahan namin sila ng kaso sa DOJ at nagkaroon naman ng preliminary investigation dumaan ito sa proseso hanggang sila ay malabasan ng warrant of arrest. Si Attorney Jimenez ay sumuko at siya ay nagpa-hospital arrest. Si Spike Discalso, kahuhuli lang natin this year sa Bataan. So nagtago muna si Spike bago natin nahuli. So itong si Lope, at large pa rin ito? At large pa rin si Mr. Lope Jimenez, si Roberto Ponce, at saka si Eric Fernandez. Hindi raw ikinagulat ni Rochelle ang pagkakadawit ng pamilya Jimenez na maaaring may kinalaman sa krimen. Wala akong nakitang malasakit sa kanila. Never silang naghanap. Minsan nakikita ko yung asawa niya, kasama yung babae niya. So wala akong nakitang effort from the family dun sa in-laws niya na talagang hinanap nila yung kapatid ko. Kasi nga, may kinalaman sila. At sila yung talagang masasabi ko na nagplano ng lahat.
hindi rin daw sila uurong sa armang laban na kailangan nilang suungin para makamit ng kanilang pamilya ang hinahanap na hustisya. Hindi namin kayang tumbasan yung yaman nila kasi alam ko ginagawa nila at nalaman ko na tutunagan daw kami sa gastos hanggang kalimutan nila itong kaso. Konsensya at takot para sa kanyang buhay ang itinuturong dahilan sa paglantad ng witness na si Manuel Montero. Ayon sa salaysay ni Montero, ilang buwan pagkatapos maisagawa ang pagpatay at pagtapon sa bangkay ni Ruby Rose. Napaalam po muna ako, sir. Oh, bakit? Saan ka pupunta? Sir, magre-resign na po ako, sir. Nagtangka raw siya mag-resign sa trabaho at magpaalam sa among si Lope Jimenez. Ngunit hindi raw siya nito pinayagan. Sa susunod ang taon ka nalang mag-resign. Tumakas at nagtago raw siya kasama ang kanyang pamilya sa takot na ipapatay rin siya ng mga Jimenez. Kusang loob na sumuko sa tanggapan ng NCRPO RPIOU no May 18, 2009 si Montero upang isiwalat ng kanyang partisipasyon sa krimen no March 14, 2007. Bakit nagdesisyon si Montero na lumantad at maging witness? Ang isa sa sinabi sa akin ni Manny eh, natatakot na siya sa kanyang buhay. Dahil ilan sa mga kasama niya ay hindi na niya nakikita, hindi niya na nakokontak. Kaya ipinagpalagay niya na patay na ang mga kasama niya. Kaya siya ay kailangang natakot na siya sa kanyang buhay. Hulog ng langit daw para sa imbestigasyon ng kaso ang paglantad ni Manuel Montero. Dahil sa mga impormasyong binitawan nito, na malaki raw na itulong upang mabigyan ng hustisya si Ruby Rose. Alam niya na yung isang paa niya, sabi nga sa akin, yung isang paa niya na nasa hukay na. Pero sana bago mangyari yan, may magawa siyang mabuti. Hindi na lang para sa sarili niya, para sa pamilya niya, sa mga apo niya. So dun siya nag-decide na ipahanap ako, pero hindi yun nagkaroon ng chance. Wala talaga silang leads. Pero kung hindi dahil kay Montero, kumbaga, walang linaw yung kaso ni Ruby Rose. Hindi po makalimutan ng tao kung ano po yung nangyari sa kapatid ko. Yun po yung sakarumal-dumal na ginawa, yung pagpatay sa kapatid ko. Paglipas ng 2 taon, paikipaglaban para makamit ng pamilya Barameda ang hustisya. Sagal pa rin daw ang takbo ng kaso laban sa mga akusado. Kumbaga sa lulutuin, kumpletong rekado na. Andiyan na ebidensya lahat. Lumantad na yung mismong nagplano kung paano ipinapatay. Nandiyan na, nahuli na rin yung mismong sumakal. Ano pang ano natin ang hustisya natin? Lalo sila, may pera, hindi namin kayang tumbasan yung kanilang yaman. Kaya kung ano-anong ginagawa nila, madelay lang itong kaso ni Ruby. Tinangka namin kunin ang panig ni Attorney Manuel Jimenez II. Ngunit tumanggi ang kanyang abogadong si Attorney Mario Aguinaldo magbigay ng payag patungkol sa kaso. Ipinagutos daw ng Regional Child Court of Malabon Branch 170 ang pag-iwas sa anumang interview habang dinidinig ang kaso. Ayon sa pinirmahang counter affidavit ni Attorney Manuel Jimenez II noong July 13, 2009, pinabulaanan niya ang pagkakasangkot sa kaso na manugang na si Ruby Rose. Hindi raw siya kailanman naging residente ng BF Homes Las Piñas kung saan sinasabing dinukot si Ruby Rose. Hindi rin daw niya pagmamayari ang BSJ Fishing and Trading Incorporated kung kaya't imposible naging employer siya ni Montero. Matagal na rin daw niyang hindi nakakausap ang kapatid na si Lope Jimenez kaya imposibleng sila ang utak sa krimen. Katunayan, dahil daw sa alitan sa pagitan ng magkakapatid, hindi raw dumalo sa kasal nina Third at Ruby si Lope noong August 1, 1999. Samantala, pinabulaanan din ni Lope Jimenez sa pagkakasangkot niya sa pagpatay kay Ruby Rose. Sa kanyang sinumpaang saraysay noong July 13, 2009, kasinungalingan daw at walang naganap na pagpaplano sa krimen sa loob ng BSJ Fishing and Trading Incorporated noong March 12, 2007.
hindi rin daw siya nagbigay ng pabuyang 50,000 para sa mga itinuturo ng mga suspect. Wala rin daw siyang motibo para patayin si Ruby, na asawa ng pamangkin niyang si Third, dahil matagal na raw na hindi nag-uusap ang kanilang pamilya. Tinanggal din daw sa trabaho at hindi nag-resign sa BSJ Fishing and Trading Incorporated si Montero dahil kung bakit siya gumaganti sa among si Lope Jimenez. Ayon naman sa counter affidavit ni Leonard Skype Descalzo na itinuturong bodyguard ni Third at isa sa di umano'y dumukot kay Ruby Rose, hindi rin daw siya naging security aide o bodyguard ni Third noong nagtatrabaho pa siya sa BSJ. Kwento pa ni Spike. Kasulukuyan daw siya nagpapa-opera ng gallstone sa Medical Center Imus noong March 12, 2007, kung kaya't imposible raw ang kanyang pagkakasangkot ng patayin si Ruby Rose noong March 14, 2007. Mahabang panahon din na yung paghahanap namin, and ngayon nandito na siya. Siguro pagdadasal namin na matahimik na talaga siya ng lubusan. Malaking kawalan sa pamilya Barameda ang pagkawala ng bunsong anak na si Ruby Rose. At hanggang ngayon daw, nangungulila pa rin ang kanyang ama sa biglang pagkamatay ng mapagmahal na anak. Pareho-pareho silang ugali ni Rosiel. Pagdating sa mga tulong pera, hindi madadamot yan. Sana naman mabigyan ng justisya ang nangyayari dito sa kaso mo. Kasi sa ngayon, hanggang ngayon, nangangapapa kami. Dumaan ng mahigit 2 taon, halos wala nangyayari. Mahirap man daw ang tinatahak na daan ngayon ng pamilya Barameda. Hindi raw sila titigil sa paghanap ng katarungan para kay Ruby Rose. Hindi rin daw sila uurong sa arman laban na kailangan nilang suungin para makamit ng kanilang pamilya ang hinahanap na hustisya. Hindi namin kayang tumbasan yung yaman nila kasi alam ko ginagawa nila at nalaman ko na tutunawin daw kami sa gastos hanggang kalimutan nila itong kaso. Pero huwag ka mag-alala, anak. Sabi namin, kahit na magkahirap-hirap kami, pinangako lalo na si Rosiel at ang kuya mo, ipaglalaban ka namin talaga. Sa kabila ng pagkubli sa pagpatay kay Ruby Rose, hindi pa rin inadyang tuluyang maging misteryo ang kanyang pagkawala. Dasal ng kanyang mga mahal sa buhay, ang mabilis na pag-inog ng katarungan para kay Ruby Rose. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik-tanaw at pagtuklas ng katotohanan, dito sa Crime Classics.